Hello sa inyo mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, tayo ay mag-haul ng ating order from Pure Gold. So kaka-deliver lang po nito at konti lang to mga kasari, worth ano lang to, 1,293. Hindi na po kasi ako nag-order sa Pure Gold ng sobrang dami. Alam niyo yun guys, kasi ako medyo disappointed ngayon ako. Ito honest ano lang opinion. Medyo lately disappointed ako sa delivery ni Pure Gold kasi yung mga items kasi na ino-order ko, yung iba doon minsan need ko na talaga. Tapos 3 days pa bago ma-deliver. Alam niyo yun, yung sabi nila kinabukasan ma-deliver tapos after 3 days pa pala siya ma-deliver. So ayoko kasi guys nang nag-e-expect. So, kaya ang ino-order ko na lang para hindi ako nag-e-expect is yung mga items na alam ko na hindi ko pa masyadong kailangan, ganun. Kaya maliit na halaga na lang ako. Kung mapapansin nyo, nasa 1,000 plus, 2,000 plus na lang yung pag nag-haul ako sa inyo tapos sobrang bihira pa kasi nga mas madalas na akong mamili sa James Grocery. Ang laki na nga guys ng points ko dun eh. Magwa 100 na yung points ko dun. Kasi dun, kada 400 yata, every 400, ano, 1 point, ganun. Kaya, nasa, ano pa lang, magwa 100 plus pa lang. Nito lang kasi ako nag-start, guys. Noon kasi hindi ko alam na meron din silang paano. Yun sa James Grocery, yung, para pwede rin makaipon ng points. Like, dun sa, katulad ng kay Aling Puring, di ba? Pag namimili, tapos may na-earn kang, meron kang na-earn na points, ganun. So, ngayong Saturday, mga kasari, bago ako mag-haul, kwento ko lang sa inyo yung mga ganap ngayong Saturday. Kanina, naiwan dito yung pamangkin ko, siya yung nagtinda, wala naman masyadong bumibili. Since nga daw nung umalis kami, isang tao pa lang ang bumibili, siguro mga 1 hour din kaming nawala, almost magwa 1 hour. So, isang tao lang daw bumili. Ganun katumal guys kanina, pero pagdating ko, sunod-sunod na yung mga bumibili. So, timing na timing talaga. Tama lang yung timing na pag-alis namin ni partner kanina. Meron lang kaming binili sa bayan, tapos Korean store. Nag-crave kasi si partner sa, alam niyo na, minsan nagiging Koreano ang Pilipino. Kaya ayun, nagiging Korean, kumakain ng pang-Korean na pagkain. Ayan, bumili ng kung ano-ano guys. Hindi ko alam ang mga tawag doon, pero natatandaan ko lang, bumili siya ng kimchi, tapos may mga noodles pa, may mushroom pa, ganyan. Basta, may mga sausage pa na maliliit, pang-Korean talaga guys. Nakamagkano din kami noon, ang mamahal ng pagkain ng mga Korean. Tapos guys, ngayong Saturday, maraming nagpapa-GCash. So ngayon, kukunti na lang yung laman ng ating GCash dyan sa ating cellphone na gamit. Maya-maya siguro utusan ko si partner magpa-cash in dito lang sa kabilang barangay para magamit natin later. Kasi mamaya, madaming magpapadala. Malalaking magpadala yung mga construction worker. May 3,500. May 3,000, may 2,500, meron pa nga 6,000, 5,000. So, kailangan natin ng malaking laman sa ating GCash. Kaya magpapalagay tayo mamaya, mag-uutos tayo kay partner. Kasi ngayon pa lang, nag-i-start na yung mga nagpapadala. Merong 1,500, merong 2,800, merong 1,500 ulit, merong 1,000, merong 500, ayan. Medyo lumalaki-laki na yung amount ng mga inaagahan na siguro nilang magpadala. So, kapag Saturday talaga mga kasari, Friday, Saturday, Wednesday, ayan, balihan ng Wednesday, kailangan maraming laman ang GCash ko, ang GCash app ko. Kahit naman araw-araw, dapat maraming laman kasi minsan di natin alam, may biglang maliligaw, maghahanap ng 10K, 5,000, cash in, cash out. So, kailangan dapat lagi tayong may budget na malaki. Kaso nga, minsan, wala naman tayong kukuhanan, di ba, ng malaking budget. Kailangan talaga nating mag-ipon muna yung tinutubo natin hanggang sa lumaki. So, ganun guys yung ginagawa ko ngayon, di ba? Na-share ko nga sa inyo nung nakaraan, di ba? Na medyo lumiit nga yung laman ng ating GCash. So, ngayon naman, pinapalaki na ulit natin siya kasi nabawasan na yung binabayaran natin na utang. Tapos yung isang natitira, malapit na din pong matapos. Kaya thanks God talaga dahil sa ating pagsisipag sa araw-araw, pagtsatsaga, nakakatapos tayo sa mga bayarin natin. So ngayon guys, ayan,
I-check ko muna yung resibo. Siyempre, bago ako mag-vlog, check muna natin kung ano ba yung mga... Oh my God. Tumaas na pala ang Energen. O sa Pure Gold lang. Nito lang kasi ako nakapamili ulit, guys, ng mga ganitong items sa Pure Gold. Ang taas na ng ano... 84.10 na ang puhunan ng isang tie ng Energen Vanilla. Check muna natin, guys. Yung cheesecake, 96.90. Ewan ko kung ito yung big. Kasi big yung order ko na cheesecake. Nagaraya, 10.70. Yung ano siya, 40 grams na nagaraya. Sunrocks natin, 17 pesos na. Kaya mentahan ko na, guys, ng Sunrocks na lemon, yung 250 ml, 20 pesos na. Tapos yung eto, ayan, mag-start na tayo, guys, mag-haul. Kasi napansin ko, bakit ka ako ang mahal nitong order ko na Zim cleaning pads. Ayan. Lahat kasi ng tawag ng mga customer natin, Scotch Brite, kahit ganito yung hinahanap nila, yung brand na yun pa rin. Parang yun na yung tawag nila sa ganito. Pero ito yung hanap nila. Mali, guys, yung na-deliver sa akin. Kasi yung order ko, yung maliit. Yung hanggang dito. Kaya pala mahal, malaki yung nalagay dito sa box. Yung nadampot nung naglalagay sa cart. So, 5 peraso to. Nasa 25 point something yung puhunan niya eh. 25.25. Benta ko siya ng 30 pesos. Kasi malaki to, guys. Bentahan ko nung maliit nito, 22. Tapos meron tayong Head and Shoulders, tag 8 na to sa atin. Ito, 20. Tapos ito, 100 ml is 12 pesos. Alam nyo ba, guys, worth 1-3 na items. Dalawang box na maliit. Ito siya. Isa, tapos itong nasa baba. Tsaka yung Tide Bar, jumbo, yung nakakat na. Bentahan ko nito, guys, 16. Yung puhunan niya is 13.75. 16. Yan. So, tapos na tayo agad, guys. Kaya dapat lagi natin, mga kasaring, chinecheck yung resibo dahil sa mahal ng mga bilihin, mahirap na kahit isang item may makalusot sa atin eh. Talagang malaking kawalan. Tapos ito yung isang box. Ayan. Yan siya. Diba nakaya kong iangat? Kasi kukunti lang talaga. Yan. Meron tayong clover. Ang dami kong order na chichirya pero isang klase lang yung na-deliver. Which is itong ang clover. Bentahan ko nito is 9. Nasa 7 point something na yung puhunan niya eh. Clover. 7.25. Diba? Sa iba, ito dapat ano na to eh. 10 na yung presyo nito sa iba. Pero 9 lang sa atin. Tapos yung ibang customer, namamahalan pa. Akala nila may tag-7. Eh, 7 na nga mahigit yung puhunan natin. Ayan. Ayan, buti na lang tama. Yung big ang na-deliver sa atin. Bentahan ko nito, guys, 12. Tapos, bingo, 8 pesos na yung bentahan natin. Tapos, UFC ketchup, yung nakabote. Yan, bentahan ko nito, 32. Puhunan nito, magdedesi, ano na, 28. Nasa 27 point, nasa na ba? 27.50. So, bentahan natin, 32. Tapos, bentahan natin ng mga nagaraya, 14. Yan. Merong orange, green, yellow, tsaka red. Yan. Tapos, Pochi and Be Fresh. Bentahan ko nito, 5-4. Ito pala, piso isa pa rin. Kasi yung puhunan, guys, ng Pochi ay 34.75. Mentos, 5-4.
Dato Puti Patis, 16 na po ang bentahan ko nito. Dahil ang puhunan po niya, 13.40. Tapos, Alaska Condensada, 58 lang bentahan ko nito eh, pero tingnan natin yung presyo. Yun, pwede pa siya kasi 52.45 yung puhunan niya. So, pwede pa siya sa 58. Plus 5 tayo. Tapos ito, 38 yung bentahan ko. Pure Foods Chinese Style Luncheon Meat, 38. Puhunan niya, 34. Tapos ito guys, mahal na pala. Pero 10 pa din bentahan natin. Energen Vanilla. Tapos Birch Tree, buy 7, get 1 free. Ang puhunan ng Birch Tree ay 66.15. Divide nyo lang sa 7 kasi free yung isa. So, yan lang guys. Wala nang laman yung ating box. Yan lang kaunti yung mga items na nagkakahalaga ng 1-3. Yun na yun, lahat-lahat. Ganun na talaga guys, ang buhay. Mahal na mga bilihin. Kaya tayo, talagang tiyaga-tiyaga sa pagtitinda. Tiyaga-tiyaga din sa pagpapresyo. Tapos, ang dami pang mga nagre-reklamong customer. So, wala tayong magagawa kundi mag-price increase. Dahil kung hindi tayo magtataas presyo, wala po tayong kikitain. So, yun lang naman mga kasari. Yan yung ganap ngayong araw ng Saturday dito sa Sari Sari Store. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!